Ako si Sabina. Iba ang mundo na aking kinagisnan. Pero sa aking paglalakbay, nakilala kong mundong aking pinagmulan. Thank you.
Bakit? Nanaginip ako ng masama tukol kay Sabina. Napatay daw siya sa panaginip ko. Yes, sa panaginip lang yan. Makikita mo, kabaliktaran yan ang mangyayari. Sa panaginip ko, si Sabina, dalaga na daw siya. Ha? Huh? Inay? Sabina? Tinatawag niyo po ba ako? Bakit ho? Wala lang. Naniginip lang ang nanay. Baka po hindi kayo nagdasal kanina. Hindi po ba? Sabi niyo, magdadasal bago matulog para maganda pa naginip. Ani ka na. Tutulugin na kita. Ako ho, kanina nagdasal, kaya maganda pa naginip ko. Ano naman ang napaginipan ng panganay ko? Na nakatira daw tayo sa isang malaking palasyo. Kayo daw ang reyna tsaka hari ng palasyo. At ako daw ang prinsesa. Eh, ikaw naman talaga ang prinsesa namin eh. Ano ba, James? Boy! Ang kulit-kulit mo! Matutulog na nga ako eh! Alam niyo po, Nay, nanaginip po ako. Ano naman ang napaginipan mo? Ikinulong daw kayo ng tatay. Nako, isa pa itong hindi nagdasal kanina, kaya hindi maganda napaginipan. Sige na. Matulog na kayo. Nay, pwede ba po dito na lang kami matulog? Tay, pwede po? Oh, sige. Halika na, pasok na kayo. Nay! Pintuan niyo nga po kami ng istorya. Oh, sige, halika na. Yay! Yay! Halika kayo, ha? Noong unang panahon, ang pagpapasya sa hatol para sa mga nagkakamali ay hindi nababatay sa masuring pagsusuri. Ang pagtukoy sa katotohanan ay hindi batayan. Ang pagdaraan ng maraming taon, unti-unti itong nagbago. Dahil sa pagkatuto ng tao, nabuo ang makatarungang pagpapasya at hatol batay sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, kanyang nabatid mula sa pahayag ng bunsong anak na sinasaway ng panganay ang nakababatang kapatid dahil napag-alam naman ng kuya na hindi pala pumapasok sa klase ang bata. Sumagot ito sa panganay, kaya nagkaroon ng away. Ayesa, ano yung sinasabi niya? Sinasabayan niya ako sa pagbasa. Minemorin na yata niya itong buong libro eh. Aba, ikabibili lang niya yung libro niya. Alam mo naman si Sabina, matalas ang memorya. Garam, tumigil ka na dyan. Baka mamaya magising ka na pa. Mamaya pagigising mga yan. Ano mamaya? Ako ba kami makakilig? Tumigil ka na, Garam. Bakit niyo po tinatawag Garam si Itay? Hindi po ba Manuel ang pangalan niya?
Napapag ko ba ang tatay mong Garam? Opo, narinig ko po. Tapos si itay din, kuminsan tinatawag kayong Ayesa. Anak, alam mo, lambingan lang namin yun ng nanay mo. Ha? Huwag mo masyadong intindihin yun. Kaya mo, magmula ngayon, hindi na namin gagawin yun ng tatay mo. Pero huwag mong pagsasabihin kahit kanino, ha? O sige, gisingin mo na mga kapatid mo. Kaya na tayo na almusal. Sige na, bilis. Sige, kain na mga anak. Ito sa akin, malaki. Akin yan! Ano ba ako naunin? Teka, sandali. Sara, pwede ba pabigyan mo na lang si Jimboy? Ayoko nga! Lagi na lang yan pinagbibigyan eh! Jimboy, sa'yo na lang itong kalahati ng tinapa ko. Yay! Ang bait-bait talaga natin, Sabina! Sige, kumain na kayo. Sige, kumain ka na, Jimboy. Oh, ito oh, kamatis. Uy, bibing! Bibing! Ay, Sabina! Naku, ang ganda-ganda talaga ng inaanak ko. Manang-mana sa Nina, ano? Halika. Mare, kain o. Maring Nina, kailangan maaga tayo sa simbahan ngayon. May misa, maraming tao. O, sigurado maubos itong mga paninda natin. Ay, oo, sige, magbibis lang ako, ha? O, sige. Ay, sama po ako, ha? Oo, sige, alika na. Hindi. Tapusin niya pagkain niyo. O sige, hatid ko kayo. Salamat. Hindi ka na. Natatakot ako. Hindi na kaya nila tayo masusundan. Hindi na, Ayesa. Hindi nila tayo masusundan. Malayong-malayo na tayo sa kanila. Nakakapunta din sila sa daigdig na ito. Alam mo yun. Nagpalit na tayo ng pangalan. Nagpalit na tayo ng anyo. Hindi na nila tayo matutuntun. Na bumalik tayo dun sa daigdig na. Huwag mong babanggitin. Napag-usapan na nating dalawa nang hindi na natin papansinin o babanggitin ang daigdig na yun. Usapan na nating dalawa na hindi na natin gagamitin ang kapangyarihan natin. Ayesa, walang tao. Nasa loob tayo ng bahay. Tsaka protektado tayo dito. Kahit na. Thank you.
Napakaganda ng saladin. Hindi ako papayag na sirain ito ni Markadan kapag siya'y nakalaya sa pagkakabilanggo sa itim na lawa. Kasama na po yung kamya. O sige, bigyan mo ako ng 20, ha? Ay, eto na po lahat na po yaan. O sige, kabayan. Sige po. Maraming salamat po. Salamat po. Panigurado, matutuwa si inay. Inay! Bali, 50 pesos po lahat. Inay! Oh, ano? Isang pagita. Naubos mo na? Opo. Pa! Isa! Oh, ayan. Hati tayo sa tubo. Sige pa. Maring Linda, ang husay naman magbenta nitong anak mo. Paano po kasi? Kit ako. Paano po kasi? Nagmana ka sa ninang mo. Naku. Itong magninang na ito, nalulukohan na naman eh. Totoo naman, di ba, no? Mana ka sa akin. Awa. Galing mo. Bilis nun! Tenda. Pabili po ng kandila. Magkano po kandila? 250 po isa. Anim man. Anim. Magkano po lahat? 15 pesos po. Galing mo naman sa ma. Alayin mo na lang, anak. Salamat po. You're welcome. Salamat po. Narito para alamin. Bakit kasi hindi na lang natin tawagin ang mabunying gubay?
mabunying gubay ng itinalawa ay pagpatawad. Subalit kami may narinig na... Atuan. Nais namin malaman ko dyan ay si... Margada. Nakakawala ba sa... Nakabilanggo ba rin siya sa ilalim ng itinalawa? Kung ganun eh, sino yung naririnig naming umaatungal? Si Margada. May nagtanggang palayain ang bilanggo. Sino? Wala kang kasagutan sa tanong niya. Kayo ha, papasok ko lang to. Opo. Magpasalubong kami sa inyo. Ano? Uy, ako muna. Hindi, ako muna. Ako muna eh. Be. Wala kayo. Be. Marami na makasukot sa akin. Kaya ito sa'yo eh. Ay, ay, akin lahat nga na eh. Pati. Oh, siniswerte ka. Siniswerte ka. Tama ano ka? Na nga. Mag-aaring naman ba kayo? Paano ko kasi si Jimboy? Masyadong si Ted. Ikaw marama na. Tama na, tama na! Tama na! Kapag di kayo nag-aaway, magkapatid kayo eh. Hindi ba? Sabi ng inay at itay, dapat palagi tayong nagmamahalan. Ganito na lang gawin nyo. Total, dalawang saging sa isang tuhog. Magtig-isa kayo. Doon sa maraming asukal at doon sa malaki. Hawakan mo to. Ito ah. Makatapos sa makakamata. Gurgi! Tama na yan. Burdok! Ipakita mo. Tayo na. Practice kayo sa bahay! Uwi! Ano ang inyong natuklasan? Nakabilanggo pa rin si Markadag. Subalit, meron nagtangka na magpalaya sa kanya. Sino? Hindi masabi ng mabunjing gubay. Kailangan hanapin natin ang mga taksil na yon. Kailangan alukugin ang buong saladin. Wes, utusan na natin ang ating mga umbra. Sayang lang ang pagod mo. Anong ibig niyong sabihin, Father Magal? Wala sa saladin ang nagtangkang magpalaya kay Markadan.
ngayon ay sino? Sino pa, kundi ang kanyang anak at ang asawa nito. Si Ayesa at si Garam. Yes. Sabina, anong ginagawa mo dyan? Ah, wala po. Ina-ice ko lang po yung halaman. Umalik ka na. Pasok na tayo. Hindi rin ako makapapayag. At sa ano-ano pa man, kailangan tigilan ang sino mang magtatangka na palayain ang taksil sa lamang. Alam niyo na kung ano ang dapat nating gawin. Si Garam at si Ayesa. Kailangan natin silang madakit. Nasa daigdig nga sila ng mga mortal. Ipahahanap natin sila sa ating mga umbra. Hanapin ninyo si Garam at si Ayesa! At ibalik nyo rito, dito, sa salamin. Saan mo ito nakuha? Ha? Jimboy, wag na wag mo itong hahawakan, naiintindihan mo? Bakit po? Basta! Inuutos ko. Wag na wag mo itong hahawakan ulit, naiintindihan mo? Opo. Sige na, pumasok ka na ng kwarto mo. Thank you.
Dali niyo sa ospital. Basta magpapakabait kayo, ha? Oo, hindi po kami mag-aaway. Oh, sige, alis na kami. Bye-bye. Alika na. Bakit parang tahimik mo yata? Jimboy, bakit? Jimboy, bakit? Dadali. Dali. Saan ba tayo pupunta? Ayesa! Ayesa! Ayesa? Nasundan nila tayo. Kailangan natin umalis. Linda, Manuel, ano ba nangyayari? Sabina! Nasa si Sabina? Naglalako na sa pagitan. Hanapin natin, bilis! Hindi, tigam mo na sandali. Sandali, makinig ka, Garam. Ako na lang maghanap kay Sabina. Ikaw umuwi ka na sa bahay. Si Sarah. Hindi pwede. Hindi tayo pwede maghimulay. Pangako, susunod kami. Sige na ang mga bata. Bilis! Mari, Linda. Ano ba nangyayari? Mari, wala na ako pa nung parang paliwanag. Bahala ka na dyan. Sabina! Huwag daw natin yung gagalawin. Ate, bili ka siyang pagito. O, sige na. 10 piso po, isang ganito na. Sabina! Ah, sige po, salamat Sabina! Po. Inay! Sabina! Sabina! Inay! Bakit halika po, na! Inay? Halika na, halika na, umuwi na tayo! Bakit po, ano basta, nangyari? Basta, halika na, bilis! Bilisan nyo, alis tayo! Saan po tayo pupunta? Jiboy, wala na maraming tanong! Sino naglagay niyan? Thank you.
Bakit po ba? Baka may nangyari masama kay Naitay. Nasundan na nila kami. Sino ang nila? Pakawalan niyo kami! Bumalik na tayo sa Saladin! Jim Boy! Umiyak! Paano si Elias, ha? Kapag nalaman na kinuha natin ang kanyang pamilya, susunod yun sa Saladin. Bro, kata!